Alright, magandang hapon mga kaibigan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Siyempre po mga kaibigan, doon po naman sa ating mga kaibigan, kababayang mga OFW, kumusta po kayo? Ayan, sa muli po ako po si Taong Gala at siyempre ang pag-uusapan po natin mga kaibigan ay magbibigay lang po tayo ng reaksyon dito po sa pahayag katulad na nakikita nyo sa thumbnail, ito pong bagong pahayag ni Miss Judian Santos. Pero mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking tahanan ay pindutin mo ang subscribe button at ang bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Tayo po ay gumagawa ng mga video sa political issues dito po sa ating channel. Okay po yung mga kaibigan, ito pong clippings na ito ay mula po kay Idol Kaloy. Ano po, please subscribe Idol Kaloy. Sana po ay puntahan natin, napakagaling po na komentarista at napakagaling po mag-reaction. Ano? Puntahan po natin ang kanyang bahay. Bueno, ito na po, pakinggan po natin mga kaibigan, itong pahayag ni Judian Santos. Yan ang inabot mula mismo sa dati niyang contestant sa cooking show na MasterChef. Juday, nagpasa rin kasi sa gobyerno na kaya daw hindi na siya nag-a-upload ng cooking videos niya ay dahil sa sobrang mahal na ng mga ingredients. Ayun, so dito mga kaibigan, sinabi niya no, na nagpasa rin siya na kaya hindi na siya nag-a-upload ng kanyang mga cooking videos dahil sobrang mahal ng mga bilihin. Sa ngayon. Well, maaaring masabi natin mga kaibigan, kung akin tayong pong titingnan, parang normal reaction lang siya. Dahil mahal ang mga bilihin. So parang normal lang. Na kumbaga, nakakaramdam siya, naiindan niya yung pagtaas ng mga bilihin, no? Pero ito ho ang pinakamasaklap eh. Kasi kung atin pong babasahin yung mga kaibigan, mayroon pala itong pinapatunguhan. Panoorin po natin. At baka hindi na raw ma-afford ng kanyang mga viewers. Oho, yun no. Judian, masyadong minaliit ang mga viewers niya at akala ay mga walang diskarte sa buhay ang mga... Yun, ito mga kaibigan, no? Sinasabi niya baka daw hindi ma-afford ng mga viewers. Una, tama yung sinabi ni Aldo Kaloy. Parang nagpipretend si Judian na lahat ng kanyang mga ginagawa. Lahat ba ng kanyang mga ginagawa ay... susundin ng kanyang mga followers. Well, alam niyo mga kaibigan, maaaring ang iba doon ay for the sake of entertainment lang. Kaya nanonood dahil una sikat siya, dahil hinahangaan siya. Pero, sure, I am very sure na hindi po lahat ng mga nanonood doon ay gagayahin kung ano po yung kanyang ginagawa. Oho, kung ano po yung kanyang tinuturo. No? Gagayahin, hindi ho lahat. Maaaring hindi. Nanonood lang sila dahil una, followers sila at tagahanga sila ni Juday. Ito. Kaya naman, mismong contestant niya ay binutata siya. Pero bago natin umpisan ating topic mga idol, kung hindi pa kayo nakasubscribe... Ayun, subscribe natin si ano, si Idol Kaloy, ah. Okay. So dito tayo mga kaibigan. Bakit nga ba kailangan natin gawin ito, reaction na ito, no? Ayaw mo magluto, manahimik ka. Yun. Ito ngayon ang naging banat kay Judian Santos Agoncillo matapos pasaringan ang gobyerno sa di umano'y sobrang mahal na bilihin. Yun. Yun ho yung ano doon mga kaibigan, yung punto, no? Kasi kung ating pong titingnan, hindi ho siya ordinaryong pag-inda na dahil sa mahal ng bilihin. Well, ang nangyari po mga kaibigan, itong mahal na bilihin nito ay kinoniktan niya ngayon nitong pamahalaang Bongbong Marcos. Yun po yung pinakamalaking ano natin, pinoproblema, kumbaga, malaking question mark yan. Kasi una, marahil, hindi nauunawaan ni Judian yung tinatawag na cause and effect. Una, pagpasok pa lang o papasok pa lang, mga kaibigan, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa man siya nanunumpa, ay talagang nagkakaroon na ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihan. Oo. Tulad na sinasabi natin, ito ay cause and effect. Bakit? Kasi nga ho, mayroon tayong dinaramdam na problema. Oho. Kumbaga may global problem tayo. Pangkalawakan, lahat ng bansa nakaranas ng problema dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. At alam naman natin na kapag tumataas ang presyo ng langis, lahat ng mga commodities tumataas sapagkat
lahat ng mga dinadaanan at gumagamit ng langis, syempre, ikakarga nila yung kanilang additional charges. Kung kaya't tumataas ang presyo ng lahat ng bilian. Eh, mapansin ko nga kung dati, di ho ba, yung simpleng pagbili ng manok, nasa 165, makakabili ka. Eh, ngayon, 200 plus na yung presyo ng baboy. Dati ho, makakabili ka ng mga 280, 300, eh ngayon, lampas na sa 300. So, dahil yan sa cause and effect, di ba? May problema tayo at itong problema nito, globally ito, hindi ho ito ng bansa at hindi ho ito kagagawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Actually, pagpasok niya, nachambahan nga lang na siya na yung Pangulo eh. Siya na yung nachambahan doon na siya na yung Pangulo nung pumasok siya dito eh. Di ho ba? Ang pinakamaganda rito, kung atin pong titingnan, kung paparehas lang natin titingnan ng pantay na aspito itong problemang ito, hindi naman nagkulang ang pamahalaan. Bakit? Gumawa sila ng mga hakbangin. Kaagad niya ipinag-utos yung pagbibigay ng subsidiya at ayuda para sa mga mamamayan. Kita niyo naman ang DSWD, busy-busy ngayon sa pamamahagi ng ayuda. No? O kita nyo yun. Tapos, sasabihin natin, walang ginagawa. Sino bang Pangulo ang gusto na mataas lagi ang mga bilihin? Kung mataas ang mga bilihin, hihina at babagsak po ang ekonomiya, bakit magsasuffer po yung mga taong bayan? At kapag ganun ho ang sistema, wala akong bibili. So, masisira yung tinatawag na flow ng ating production. It's either, baka ho, mapunta lang yung mga gulay, magkabulok-bulok na rin, no? Isa din pamamaraan dito, kung iniisip lang ni Juday, yung talagang pagmamahal ng mga bilihin, eh bakit hindi siya gumawa ng pamamaraan? Halimbawa, kung bumibili siya ng mga gulay sa department store, bakit hindi tayo bumili ng gulay sa mga palengke? I'm very sure, malaki ang pagkakaiba ng presyo sa department store at sa mga palengke. O diba? Kumbaga, yan ho ay isang magandang pamamaraan, discarding nanay at mames. What if nagturo siya ng isang pagluluto, tapos sabihin niya yung ganun? Diba? Isang tips na sa halip na bumili sa mga department store or pumunta sa mga palengke para mas makamura. Di ho ba? Huwag daw umano idahilan ni Judian ang pagtaas ng presyo sa katamaran niyang magluto. Oh, yun yung sinabi nung kanyang dating contestant, no? So binas siya ng dating contestant niya. Well, mga kaibigan, alam niyo ho, ang pinagtataka lang natin, katulad niya natin, kung inyo pong nasundan, no, yung ating mga previous vlog, nasabi ko na yan na isa sa kinakatakutan natin ay at malaking problema ang kakaharapin ng administrasyon niya yun ay ito nga hong pagtaas ng mga bilihin. Bakit? Kasi hindi ho maiiwasan na itong pagtaas ng mabilihin ay ipukol sa kanya, which is nangyayari na ho ngayon. At syempre, nagugulat tayo, no? Kasi sa dami-dami ng mga artistang nagsusulputan, nagpapahayag mula kay may si Agot Isedo, ang dami, no? Ang dami mga artistang nagpapahayag ng negatibo laban sa pamahalaan. At ngayon, eto na naman, si Juday. So, parang ano eh, parang hindi ka panipaniwala ang mga bagay na yun, no? Tandaan ho natin mga kaibigan, ang pagtaas ng presyo ay hindi ho kagagawan ng ating Pangulo. Tandaan ho natin yun. Ang pagtaas ng presyo ay hindi po kagagawan ng ating pamahalaan. Ito po ay normal na ipikto dahil nagkakaroon tayo ng pangkalawakang problema doon po sa pagtaas ng langis. At ang lahat ng gumagamit ng langis, normal ho, apektado. Maging ang simpleng tinapay na pandesal ngayon ay naaapektuhan na rin. O, diba? Well, mga kaibigan, kung kayo po naman ang tatanungin, ano po naman ang komento ninyo dito sa pahayag ni Miss Juday na ang pagtaas ng mga bilihin ay sanhi sa bagong administrasyon niyo yun o sila ang dahilan? Naniniwala ho ba kayo? Well, comment lang below mga kaibigan. And of course, Miguel Love shoutout sa ating mga kapatiran dyan na patuloy na sumusubaybay sa ating pong mga vlogs. Maraming salamat po sa inyo. Of course, Team Ayuda Revive na walang sawang sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, ang atin pong si Boss Rapi Mapagmahal at si Angel, maraming salamat po sa inyo.
And of course, mga kaibigan, ako rin po naman ay nagpapasalamat din ano, at sa lahat ng sumuporta po ng ating page. Ayan. Tayo po may page, no? I-follow lamang po ang ating page at talagang ang daming sumuporta. Naabutin natin yung 10,000 no, followers po dun. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta sa akin, mapa-Facebook man at YouTube. Sa inyo pong lahat, mga kaibigan, aking pong ipinapangako na tayo po'y gagawa ng mga vlogs para po at update, no, para po sa inyo patungkol po sa ilang mga political issue. Sa muli po, mga kaibigan, ako po si Taong Gala. God bless and bye-bye. Hanggang dito lang po muna. Ingat po tayo sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. Mabuhay po tayo at magandang araw, mga kapatid. The 18th Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines.